you. Welcome po sa Glory City Church. Nakapag-swimming na po ba lahat? Palapakan po natin ang Panginoon. Welcome po sa Glory City Church. The home of great leaders. Kayo at tayo po ay babasa sa banal na kasulatan. Sa Tagalog po, sa aklat ng Lucas, Kapitulo 23, talatang 38 hanggang 43. No? Luke chapter 23, verse 38 to 43 sa Tagalog. Tagalog po natin babasahin. Okay? Lucas 23. Are you ready? Tanong yung katabi mo. Are you ready? Luke 23, verse 38 to 43. Okay? Magandang balita, Biblia, MBB sa Tagalog. Basahin po natin. Tingnan po natin itong kwento dito. Kwento to, no? So maganda po, makuha natin yung laman nito na gustong iparating sa atin ng Panginoong Diyos. Okay, palapakan muna po natin ang Panginoon sa Kristo. Yan. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Mayroon ding nakasulat sa kanyang ulunan sa wikang Grego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. So, verse 38. Verse 39. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Verse 40. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Verse 41. Tama lamang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Verse 42. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Verse 43. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Sambahin natin, pasalamatan po natin. Sambahin po natin ang Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoong Hesukristo. Salamat po aming Ama sa langit sa inyong pag-ibig. Salamat po na binigay niyo ang inyong bugtong na anak. Sino man ang sa kanya'y maniwala ay hindi na mapapahamak sa halip magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ang muling pagkabuhay. Ikaw ang muling pagbangon. Ikaw ang muling pagtayo. Ikaw ang aming pag-asa. Hallelujah. Ikaw ang dahilan sa pagpapatuloy. Ikaw ang dahilan sa pagbangon sa umaga. Ikaw ang dahilan para muling pulutin ang mga pangarap. Ikaw ang dahilan para piliing ayusin ang mga nawasak, piliing ayusin ang mga nasira. Ikaw ang dahilan para muling maniwala na may maganda pa rin mangyayari. Come on! Sambahin mo ang Panginoong Hesukristo. Sambahin po natin ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, my Jesus. My Jesus, my Savior, thank you. You have risen. You have risen from the grave. Death could not hold you down. Death cannot hold you down. Thank you, Lord. Sinasamba ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin. Sige po, itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Itaas mo natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, dakilang pag-ibig. Dakilang yung pag-ibig. Dakilang yung pag-ibig sa akin, sa amin, sa aming lahat, sa aming mga anak, magiging anak, mga apo. Hallelujah! Sige po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. My King. Amen at amen. Sino po masaya nagpupuri sa Panginoon? Okay. Makakupo na po tayo. Have you heard about a king? Have you heard about a king? Sa verse 38, dyan po tayo nagsisimula. Have you heard about a king? Nakatunog ka ba? Nakamarites ka ba? Sa isang kwento daw tungkol sa isang haring totoo. No? Verse 38, being exposed to a king and to a kingdom. Diyan po nagbungad ang kwento po ng dalawang salarin. Sabi mo nga sa katabi mo, dalawang salarin daw. Ikaw yun, tsaka ako. Amen. Sige, pumili ka lang sa katabi mo, kung sa kaliwa ko sa kanan. Sabi mo sa kanya, dalawang salarin daw
Oh, ikaw yun, tsaka ako. Sabi mo sa kanya, ikaw yun, tsaka ako eh. So imagine niyo po, sa krus ng Kalbaryo, nung Friday daw, inaalala po natin yan, ano? Dahil po sa ating kulturang Pilipino, ano po, na ating namana sa mga Espanyol, dalawang salarin sa magkabila ng ating Panginoon Jesucristo, tumingin ka sa bundok, sa Golgotha, sa labas ng siyudad o lunsod ng Jerusalem, at makikita mo doon ang tatlong krus. Kadalasan po sa mga larawan, sa mga paintings, ano, ay yung nasa gitnang krus ay mas malaki, pero hindi ganun talaga ang ibig sabihin na nangyari. Pwedeng yun ay depiction lang ng artist, ano po, sa ating mga nakikita sa mga larawan, sa telebisyon, sa internet. Tatlong krus sa may bundok sa labas ng Jerusalem, ano po. Tatlong krus ang nakalabas doon at sa gitna, malaking krus. Si Jesucristo, hari ng mga Hudyo, nakasulat sa Latin, sa Griego na salita, nakalagay po. Hari, sabi mo sa katabi mo, hari. Griego, Latin at Hebreo, nakasulat po ang ito ang hari ng mga Hudyo. Translated sa Griego, sa Latin at sa Hebreo. Yan po larawan po ng Biyernes Santo na tinatawag, ano? At dito po natin makikita sa gitna daw ang Panginoon Jesucristo, hindi nasabi sa Bible, sa kaliwa, sa kanan. Tanong may katabi mo, saan ka ba? Sa kaliwa, sa kanan. No, hindi natin po alam kung sino yan, yung masamang salarin ba yan o yung salarin na nagsisisi. Amen. No? Ha? Amen? Basta ang alam ko lang, pares tayong salarin. Sabi mo sa katabi mo, basta alam ko lang, pares tayong salarin. Ha? Ibig sabihin po, nagkakasala. Amen. Kaya salarin. Tama po ba? Kaya po dito, bumatong, walang kasalanan, walang makakabato. Amen? Kasi pare-pares po tayong may kasalanan, ang tawag sa atin ay salarin. Sabi mo sa katabi mo, salarin ka rin di ba? Salarin ka rin. Ha? Tinan mo, ang bite niyan, ang cute niyan, di ba? Pero hindi nag-uuro ng pinggan niyan. Ha, di ba? Mapagbatas at laging namimintas. Yan, di ba? Salarin di ba? So sino ka nga lang doon? Tanimin kita mo, sino ka ba doon sa dalawa? Kasi pares lang tayo na salarin. Pero dalawang uri ang salarin. Kahit salarin, may dalawang kategorya. Amen? Kahit salarin, may dalawang uri ng salarin. Hindi lahat ng salarin pare-parehas. Amen? So dito po, makikita natin, dalawang salarin na na-expose sa isang hari, sa isang kaharian, being exposed to a king. Na-expose ka na ba sa isang hari? Imagine mo, nakadaupang palad, nakahalubilo, no? Nakasama mo sa isang pangyayari, sa isang event, pero hindi sa kainan, hindi sa piging, hindi sa ball, di ba? Hindi po sa isang press release, nakahalubilo mo isang hari, kundi sa krus. Sa magkabilang krus, isa ka doon. Imagine yung scenario, no po? Even though you are at the brink of death, no? Nandoon ka na sa sukdulan ng iyong buhay at isang pikit na lang patay ka na siguro. Even though you are at the brink of death, no? Exposure of your sinfulness publicly. Yun po ang krus ng Kalbaryo, publicly naka-expose sa pagiging makasalanan mo, isa kang magnanakaw, mandarambong, scammer, manloloko, mandaraya, sinungaling, isa lang po 'yan. No po? Pagpapanggap, yun po yung kasalanan mo at you are being exposed. Exposed ka, nakikita ka ng lahat. Wala ka may tatago. Hubot-hubad ka doon. Nandun ka sa krus ng Kalbaryo, sa tuktok ng burol ng Golgota. Malabundok na sa labas ng Jerusalem. Pinapanood ka ng mga kapitbahay, mga nakakilala sa'yo. Being exposed sa iyong pagiging makasalanan at the same time, ito matatindi, you are exposed to the King of Kings, the King of Love. Exposed ka rin naman sa hari ng mga hari at exposed ka sa hari ng pag-ibig, sa hari ng awa, the King of Mercy, the King of Heaven, at the same time, you are exposed sa pagiging makasalanan mo. Verse 13. At ang unang kriminal na nagsalita, kaya po tinawag natin unang kriminal, siya ang unang naisulat na nagsalita, siya po ay bitter. Kaya sabi mo sa katabi mo, alisin mo yung pagiging bitter. Sabi po nung ito pinagkaiba ng mga salarin. Mga salarin, may pinagkaiba yan. Ang mga kasalanan po, no, ang mga dating mga makasalanan, pumalakpa nga po yung mga dating mga makasalanan dito. Amen! Shout hallelujah! Thank you, Jesus! Amen! Woo! Amen? Lagi akong sisigaw para sa hari na nagpalaya sa akin. Amen! Yes! Amen! Sabi mga, yes! Ha? So, ang mga salarin po, kahit salarin yan, may category. So, dito makita natin, una, yung bitter na salarin. Tinuya niya si Jesucristo. Tinuya niya ang Panginoong Jesus. Kasama lang po niya nakapako. At ang sabi niya, ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang tagapagligtas? Ibig sabihin ng Kristo.
Ibig sabihin ng Kristo, Messiah. Ikaw dapat yung magliligtas. Sige nga, kung ikaw talaga, patunayan mo. Kung ikaw talaga, patunayan mo. Hindi siya naniniwala hanggat walang ebidensya. At ang ebidensya, pag ginawa, maniniwala siya. Pero ang ebidensya is, pakawalan mo ako dito, in short. Doon ko malalaman na totoo ka, ganun? Pag pinakawalan kita dyan sa krus, masasabi mo at maniniwala ka na nahari ako. Pero pag pinakawalan kita, advantage mo. Yung patunay na siya ay Diyos, advantage para sa'yo. Kung tunay kang Diyos, bigyan mo ako ng 5 million at wala akong ginagawa. Para mapatunahan lang ng Diyos, para sa'yo, na totoo siya. Ganyan po mga bitter, di ba? Kung talaga ikaw ang tunay na Diyos, kahit hihilata lang ako tamad, bigyan mo ako ng 10 million. Sa'yo mo sakto, hindi ka naman ganon. Sino po dito, ganyan tayo sa ating buhay. Kung ikaw ang tunay na Diyos, may papatunayan ka muna sa akin, Lord. Yan, mga bitter yan eh. No? Kung ikaw ang tunay na tagapagligtas, gawin mo muna to, then maniniwala ako sa'yo. At pag ginawa mo to, advantage para sa akin. Imagine po yung uri ng paniniwala, sarcastic, sarcasm, bitter na paniniwala nung unang nagsalita na salarin. Kaya po tinawag ng unang kriminal na katabi ni Kristo. Bitter. Okay, lingunin mo yung kaliwat kanan, maganyan ka ba? Buti di ka ganyan, amen? Ha? Yung meron ka munang ano kay Lord, meron ka munang request. Sige nga, kung talaga. Yan, di ba? So actually, wala na po masama kung hihingi ka sa Panginoon. Pero ang problema po dito ay ang puso. Sabi mo nga puso. Pusong bitter. Pusong sarcastic sa kanyang pagkakilala sa Diyos. Hallelujah. Ganyan po sitwasyon nito pong unang nagsalita na salarin. Then marinig po natin yung pangalawang salarin na nagsalita. Siya po yung makasalanan din. Pinagsabihan niya ang kanyang kasama sa verse 40. Wala ka na bang takot sa Diyos? Sabi mo sa katabi mo, may takot ka ba sa Diyos? Wala ka na bang takot sa Diyos? Ang sabi po niya dito, no? Sabi niya, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding katulad niya. Ibig sabihin, pares tayong may kasalanan dito, no? Pares tayong nandito sa kaparusahan. Pares tayong nakabitin sa krus ng Kalbaryo. At yung second criminal po nito, somehow, he feared God. Ito pong pangalawang nagsalitang salarin, somehow, siya po ay may takot sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may takot sa Diyos. Pero nakakapagtaka, may takot sa Diyos, pero gumawa pa rin ng kasalanan. Siya po ay nagkasala pa rin, at yung kasalanan ginawa niya ay karapat-dapat ng pagkabitay sa krus, sa Kalbaryo, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. So, mabigat din yung ginawa niya kasalanan, bagamat meron siyang takot sa Diyos. The second criminal somehow feared God to the smallest level. Sabi mo, smallest level. But somehow, at least, sabi mo, at least, he feared God. May takot pa rin siya sa Diyos. No? Now, when you are dying, na po, kung ikaw ay mamamatay na, please, sabi mo sa katay mo, please. Kung mamamatay ka na, sabi mo sa katay mo, kung mamamatay ka na, please lang, ha? Matuto kang matakot sa Diyos pa rin. Amen. Ha? Kung nakikita mo na napapunta sa kamatayan, ang lahat sa buhay mo, sana makapag-develop ka ng sarili mong takot sa Diyos. Kapag nagkakasakit ka, sana makapag-develop ka ng takot sa Diyos. Kapag nag-aaway kayo palaging mag-asawa, sana makapag-develop ka ng takot sa Diyos. Kahit papano, sabi mo kahit papano. Para kahit papano po, makapag-isip ka ng tama. Kasi the fear of God is the beginning of wisdom. Sabi po sa Book of Proverbs. Kung gusto mong tumalino, kung gusto mong magkagawa ng tamang desisyon, kailangan may fear of God. Kasi if you do not fear God, all the things that you will say, all the things that you will think and plan, all the things that you will do, sigurado po, ignorance. And it will lead you to your own destruction, to your own demise. Kapag po ginawa natin yung mga bagay na walang wisdom. At ang pinagkaiba ng wisdom sa ignorance is, wisdom starts from the fear of God. Sabi mo, fear of God. Kaya kahit smallest, littlest, ha? Kahit maliit na takot lang sa Diyos, ang ganda na po niyan. I-develop po natin yan. Sa mahal na araw, sana naalala niyo yung takot niyo sa Diyos. Di ba? Habang tumatakbo kayo ng 150 kilometers sa NLEX. Amen? Papunta sa Bacas, Yunan. Amen? Amen? Ha? Matakot ka sa Diyos. Sabi mo sana matakot ka sa Diyos. Ha? Habang halos munti ka ng malunod, nung nagsiswimming ka sa 5 feet na swimming pool. Amen? Matakot ka sa Diyos. Amen?
Ha? Kapag madaling araw ka na umuwi sa overnight ninyo, nakasingle ka lang, matakot ka sa Diyos kasi galing ka sa swimming. Amen? Napakalaga po ng takot sa Diyos kasi kahit papano, doon nagsisimula ang pag-iisip ng tama. Matakot ka sa Diyos na mahiwalay sa asawa. Matakot ka sa Diyos na mapalayo ka ng malayong malayo sa Diyos. Amen? Matakot ka sa Diyos na yung business mo dapat, ayoko magkasala. In short, matakot ka mapunta sa impyerno. Come on. Yung panunod ng porn, mapupunta ka sa impyerno, matakot ka doon. Amen? Ah, palakpakan mo, Panginoon, kung nagigets niyo po yan. Pag puro pita ng laman, sexual sin, hidden sins, matakot po tayo doon kasi may impyerno. Nagnakaw ka, kumupit ka, 50 pesos, 10 piso, 100, 20 pesos, 500, 1,000, kumupit ka, nagnakaw ka, matakot ka sa Diyos, dahil pwede ka mapunta sa impyerno. Hallelujah. Somehow, hindi tayo naging born again para wag lang tayong mapunta sa impyerno, but somehow, sometimes, kailangan i-remind mo yung sarili mo na kapag pinagpatuloy ko itong kalaswaan, kahalayan, pangangaliwa, Ten Commandments, nilalabag ko, huwag ko pagnanasaan, hindi ko asawa, ginagawa ko to online, offline. Fear of God. Yan pinagkaiba. Kaya po, pares tayo magkasala. Pares tayo makasalanan. Pares tayo nagkakasala. Pero may pinagkaiba tayo. Sabi mo sa atin, may pinagkaiba tayo. Kahit pares tayong makasalanan, may categories ang mga makasalanan. Amen? Ha? May mga makasalanan na bitter, kung ikaw ang tunay na Diyos, iiwas mo kami sa parusa. Grabe, no? Ha? Ibaba mo kami dito sa krus kung ikaw ang tunay na Diyos. Sabi po nung unang makasalanan na nagsalita. Di ba? Wow! Para mapatunayan ko lang na Diyos ako. No? Sa advantage mo yung gagawin ko na miracle, na breakthrough, na tulong. Para mapatunayan ko na Diyos ako. Ha? Hindi ka na isasali sa pagkabitay. Hindi, kumbaga, absuelto ka na sa lahat ng kalokohan. Absuelto ka na sa lahat ng kasalanan para mapatunayan ko na Diyos ako. Sabi niya, parang ganun eh. Amen. Are you thinking with me? Nag-iisip lang po tayo. Sabi mo sa atin, mag-iisip lang tayo. Amen. Hallelujah. Nakita niyo po yung paano tumatakbo yung isipan ng ganitong tao? And then yung second na makasalanan, ang pinagkaiba lang niya, meron lang siyang smallest level. Sabi mo, smallest level. Hindi naman sobrang perfect nitong makasalanan na ito na pangalawa na nagtatanggol pa kay Jesus, ano? Siya po, nagkaasala din, kaya nga pares ng bitay, pares ng hatol. Ha? Death penalty sa krus ng Kalbaryo. Same. Pero pinagkaiba niya is somehow, sabi mo sa tabi mo, kahit pa paano, oo, parang si Sunshine lang eh, no? Ha? Kahit pa paano, ha? At least, sabi mo, atlit. O naka-brace dyan, atlit. At least, di ba? At least, may takot sa Diyos. Sa pag-chonky mo. Ha? Sa paghitit mo ng dragon, bygone, katol. Ano mang katol ang brand mo, okay? Ha? Sa pangangaliwa mo, sa panganganan mo, okay? Sa ginagawa mong immoral, sama magkatakot ka sa Diyos na kapag mamatay ako ngayong gabi, sa impyerno ko mapupunta. At ayoko doon. Sabi mga sakatay mo, ayoko sa impyerno. Loko-loko lang. Sige, kahit sa impyerno na ako. Loko-loko lang gumagano'n eh. Talaga hindi niya naiintindihan eh, di ba? Somehow nga po eh, nagiging bobo tayo pag di tayo takot sa Diyos eh. Sorry for the word, B-O-B-O pala, no? Ha? Nagiging mahinang isip natin, amen? No? Nagiging slightly not intellectual tayo, amen? Slightly not intellectual, ha? Ha? So yun po, but the fear of God somehow na doon po sa kriminal. Kasi sabi, sa pangalawang kriminal, kasi sabi niya, kung may takot ka pa sa Diyos, sabi niya sa kapatid, sa tropa niya, bakit mo ginaganyan yan? Sabi niya doon sa kanyang tropa, siguro magkasama to, magkampi to. Anyway, magkagalit yung dalawang magnanakaw kasi nga, ang magnanakaw galit sa kapwa. Nanakaw. Amen. Ang chismosa somehow galit sa kapwa. Chismosa, pero source niya rin yun minsan. Amen. Tama po ba? Tama? Ang mayabang, galit sa kapwa, mayabang. Mas mayabang ka sa akin, ha? Galit ako sa'yo. Ha? Mas maforma ka sa akin, ha? Mas mayabang ka sa akin, di ba? So, ang mayabang, galit sa kapwa, mayabang. So, ito pong makasalanan, galit sa kapwa, makasalanan. Pero at least, yung isa po, may takot sa Diyos. Kaya makita po natin dito, sabi po nung pangalawang nagsasalita na sa larin, okay, tanim muli katabi mo, sino ka dyan? Para alam natin, accept the punishment. Sabi po niya sa verse 41, tama lamang.
Ito pong salary na ito, tinanggap na niya eh. Ikaw ba natanggap mo na yung kabayaran ng iyong kasalanan? Alam ko na mamamatay na ako eh. Nakapako na ako sa krus, magkabilang kamay, sakit, pati sa paa. Mamaya, hampasin ang tuhod natin para tuluyan tayong mamatay. Ganun po ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Pag di ka namatay sa anim na oras na nakapako ka doon, pupukpukin yung tuhod mo para bumagsak yung katawan mo din, mahahatak ang baga mo, mamamatay ka. Ganun design ng death penalty sa krus. So ipapako magkabilang kamay mo, 6 hours ka doon. Pag di ka namatay sa 6 hours na yon, papaluin ang paa mo. Hanggang sa mabali na mabali yung dalawang mong tuhod, malalaglag yung upper body mo, then yung dalawang kamay mo ma-stretch, mahahatak yung baga mo, patay ka. So alam na po nitong dalawang magnanakaw na mamamatay siya. At dahil makasalanan sila, salarin sila, alam na nila na hindi sila pupunta sa afterlife, sa magandang lugar. Have you faced that? Tanong kita, have you already faced that in your life? So ito pong tao na ito, napakalawa nagsasalita, sabi niya, tama lang na tayo parusahan. Nabanggit mo na ba sa sarili mo yan na tama lang na ako'y maparusahan? Dahil wala akong sisisihin ng iba tapos na to. Ako ang may dahilan, ako ang nagdesisyon, ako ang pumili kung bakit nagkaganito. Ang aking mga gawa ay bunga lang ng aking isipan, aking mga ginawang mali ay bunga lang ng puso ko na naloko. Nalin lang ng Diablo. Marahil kung magnanakaw ka, kaya ka nagnanakaw, naiingit ka sa mga eskwela mo nung high school, may sasakyan na, so ikaw na lang, mangu-hold up ka ng bangko. So nahuli ka, death penalty ka. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, paulit-ulit. No? So ang gusto mo lang naman is makasabay mo yung level ng mga eskwela mo. Pero dahil yung tama yung motibo mo, pero yung paraan mo, hindi mo alam yung tamang paraan, paligparan yung ginawa mo. Ganun po yung kalagayan ng mga magnanakaw na ito. But somehow, he accept. Tinanggap niya. Ito yung kabayaran ng kasalanan natin. Sabi niya, tama lamang. Nasulat po sa Bible. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito. Isang tao po na talagang totoong humble, tanggap niya at naniniwala sa sahatol, naniniwala sa justice system ng Diyos. Ngayon po kasi sa panahon natin, may iba na po tayong justice system na kapag gumawa ko ng kasalanan, ito mindset natin, lahat naman nagkakasala. At hindi totoong may impyerno. Pag namatay ako, magiging paru-paro lang ako sa bukid. Di ba? May ganyan pong paninimahala kayo. Dahil ako'y naging masama, magiging ipis lang ako. Di ba? Ako'y naging mabuti, magiging kalabaw ako. Amen. Amen? Mag-i-amen ka pa sa ganun? May ganyan tayong paniniwala po sa panahon natin na modern time na ngayon, wala nang ganyan. No? Pag ako namatay, ipapanakla ko sa mas ibang mundo. Doon naman, may mga magic na doon, may mga peris na doon, di ba? May mga nakakalipad na doon, di ba? No? Pag namatay ako, hindi tayo naniniwala sa iisang katotohanan, pero ang sabi po sa salita ng Diyos, ito maliwanag. Kapag namatay ka, kaparusahan yun. May kaparusahan after mong mamatay na ikaw ay isang makasalanan. Actually, may isa pang verse dyan, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito yung unang talata na ipinapaliwanag po sa mga tunay na naghahanap sa katotohanan at saka sa Diyos. Roma 6:23, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito nahuli lang to, pero ikaw din, makasalanan ka. Tanggap mo na ba? Yung tinanggap mo na ikaw ipaparusahan, tinanggap mo yung sistema ng hustisya. Kung paano ka sinabihan na ikaw ay isang makasalanan. Kung paano ka itinuring at ipinagsulit na isa ka talagang makasalanan. Tinanggap mo yung sistema na yon. At ang tinatanggap mong sistema ay ang sistema ng Diyos. Tanggap mo na ba yung sistema ng Diyos? Tanggap mo man yon o hindi, yun ang katotohanan. Roma 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang po simpleng kamatayang pisikal. Kamatayang ikalawang kamatayan na sa dagat-dagatang apoy na asupre. Apokalipsis 21, talatang 8 po yun. Para sa maintindihan nyo, ibig sabihin ng kamatayan doon.
Kasi hindi po sa literal na kamatayan lang na once na nagnakaw ka, nakakita na bang nagnakaw sa bangko, tapos biglang humilata sa daan, namatay. Doon nagnakaw sa bangko. So kung ganun lang din, ang dami ng patay sa sarili ng kwarto dahil nanood ng porn. Sana kung ganun pong resulta. So hindi sa literal na kamatayang physical gagad, but ito po ay kamatayang espiritual na sa lagat-dagatang apoy na asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yun po sinasabi sa Roma 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Can you accept the punishment? Can you accept the justice system ng Word of God? You accept it or not, you are under the law of God. Amen. No one is above the law of God. Amen. Wala pong pwedeng humigit sa batas ng Diyos, ha? Hindi lang batas ng bayan ng Pilipinas, bansang Pilipinas. Iba ang batas sa Dubai, iba ang batas sa Amerika, iba ang batas sa Colombia, for example. Pero lahat po tayo, nakapailalim tayo lahat sa batas ng Diyos. At alam mo man o hindi mo alam, you will suffer or you will experience the consequence. Palapan po natin ang Diyos kung nagigets po natin. Hallelujah. And right now, pare sila nasa bingit ng kamatayan, on the brink of death. And somehow, there is a value. There is an importance. Meron pong halaga ang pagharap sa kamatayan. Meron pong napakagandang halaga na dapat nating makita dito kapag umarap ay isang tao sa kamatayan. Or gusto mo, ikaw na lang mismo ang matuto doon. Makikinig ka sa preaching ngayon kung ano pwede mong matutunan kapag umarap sa kamatayan, or ikaw mismo, next month, haharap ka sa kamatayan, doon mo matututunan on the job training. Anyway, all of us, we must learn the lesson. The value, the importance of facing death. Sabi mo, facing death. Unless you face death at its realest pace, sa pinakatotong itsura nito, okay? You will never long for resurrection. Ha? Huh? Maliban na lang naharapin mo talaga ang mukha ng kamatayan, kung ano man ang itsura nun, hindi mo bibigyang halaga ang muling pagkabuhay. Walang halaga sa iyo ang buhay, ganun din ang muling pagkabuhay, hanggat hindi ka talaga humaharap sa tunay na mukha ng kamatayan. Kaya hindi mo pinapahalaga ng salita ng Diyos dahil malusog ka pa. Ah, amen, young people? Kaya wala sa iyo yung mga sinasabi ng mga cell leaders natin, yung devotions mo, kasi hindi ka pa nakakaramdam ng sakit sa likuran. Amen? Come on? At hindi pa naranasan mo ospital at magbabayad ka ng 6-digit para lang mabuhay uli. Nakakakain ka 3 beses isang araw, magpapakit ka lang sa nanay mo, bibigyan ka ng 100 pesos, estudyante ka, so wala ka pang nalalaman tukol sa pagharap sa kamatayan. Kaya nga po, iba po yung halaga na matututunan mo kapag humaharap ka sa kamatayan sa tunay na mukha, sa tunay na itsura ng kamatayan. Hindi ko alam kung naranasan mo na yun, na isang gabi, hindi mo alam kung gigising ka pa ng umaga. Kuyin mo ang Panginoon kung alam mo, nakadaan ka, nakalagpas ka sa mga ganong uri ng gabi. You will never appreciate life unless you face death. Kumbaga sabi nga eh, hindi mo nalalaman ang halaga ng isang bagay hanggat hindi pa nawawala sa'yo. Hanggat hindi pa natutunan maghabol ng hininga. Ha? Kaya okay lang yun, mag-swimming ka pa na mag-swimming. Doon ka sa malalim. Okay? Ha? Magbiyahe kayo malayo, di ba? Tapos patakbuhin mo tol mo 160. Okay? Para maranasan mo talaga. Sarcastic po yun. Negative lang po yun. Sana po ma-reverse psychology ninyo. Amen? Okay? Nagigis po ba natin? Pumalakpak po yung nakakakuha niyan. Amen? You must face death at its realest face. Sa Tagalog, isarapin mo ang kamatayan sa tunay na mukha at itsura ng kamatayan. Kasi ito po yung pinagkaiba ng dalawang kriminal sa atin. Bukod sa kriminal na nahuli, nilantad, in-expose, pampubliko, pinako doon sa krus kasama ni Jesus. Bukod doon is, pares na po silang humaharap sa last hours, sa last minute of their life.
Yung po pinagkaiba nila dito. Kaya po hindi natin ma-appreciate yung muling pagkabuhay, hindi yung po nararanasan kasing sumikip ang dibdib eh. Hindi yung po nararanasan kasing parang may helmet ka sa ulo na kumakapal yung ulo mo sa high blood. Amen. Ha? Huh? Na nag 300 over 80 ka. Amen. Sabi, 300 over 80? Teka na nun. Ha? Huh? Di ba kasi naranasan na sinusugod ka sa ospital at nagpe-pray ka, Lord, Lord, maglilingkod na ako sa iyo, Lord. Di ba doon po tayo nagkakaroon ng turning point? Na kapag sinusugod ka na sa ospital, Lord, bigyan mo lang ulit sa pagkakataon, Lord. Maglilingkod na po ako sa inyo ng todo. Magiging cell leader na po ako. Magkaroon ako ng people ministry. Amen. Sana. Sabi mo nga sa katabi mo, sana, kaibigan. Kaya po sa atin, walang halaga yung ganyan eh. Wala pa sa yung halaga ang buhay hanggat hindi ka pa nabibingit sa kamatayan. Walang halaga sa iyo yung maglilingkod sa Diyos para sa kanya muli pagbabalik, babalik ang kanya. Sa iyo mahalaga ang buhay sa mundo kasi hindi ka pa nakakaranas ng sakit, ng karamdaman, ng matinding aksidente, na ikaw ay naghahabol sa buhay mo, sa hininga mo, no, na handa ka magbayad ng milyon basta madagdaga ka lang ng 3 linggo o 3 buwan. Hindi mo pa nararanasan yun. That's why. Pero kung makikinig ka ngayon, hindi mo na kailangang maranasan pa yun. Kung matututunan natin yung mga nasa Bible, babasahin natin, pag-aaralan natin, lalalim tayo, hindi mo na kailangang maranasan yung mga unnecessary pain. Unnecessary maling desisyon. Mga unnecessary heartaches. Kung inaral natin, kung aaralin natin, kaya po sino dito masaya ka, nag-aaral ka ng salita ng Diyos ngayon. Ooh, hallelujah. Amen, amen. Being aware of the reality of an ending. Aware ka ba sa realidad ng katapusan? Dulo, the reality of death, a finish line. Yun nga lang minsan, mayroon tayo tinatawag na untimely death, untimely finish line. Kasi nga po, hindi natin inaaral ang principle ng batas ng Diyos. Amen. All of us, we will face that. We will face the end of this life on earth. And we are all curious about the afterlife here on this fallen earth. Lahat po tayo curious tayo sa afterlife here mula dito sa lumang planeta, sa lumang mundo na to. And by the way, pagbalik ni Kristo, magkakaroon po tayo ng rewarding ceremony sa heaven. But after that rewarding ceremony sa heaven, tayo po ay muling babalik sa earth so that we can see how Jesus will create a new earth. Sabi mo, a new earth. Kasi hindi ka ginawa for heaven. You will just be rewarded sa heaven, a visit sa heaven, then you will go back and be a governor, a leader sa new earth with your eternal body. Come on, palapakan mo ang Panginoon. Hallelujah, amen. So it's up to you. Sabi mo sa atin, it's up to you. It's up to you. Huh? If you will discover it o hindi. Do not blame us. Sabi mo sa tabi mo, do not blame us. Kung hindi mo malaman yung truth, do not blame us. Because it is your responsibility, it is your privilege to look for the truth, to learn the truth, and nothing but the truth. May the Lord help you. Amen. Tama ba? So it's up to us kung paano natin ito i-discover. So ang ganda po na sitwasyon nila dito. Verse 41, sabi po nung pangalawa ng sasalita, tuloy natin. Sabi niya, ang tao ito si Jesus, nakasama natin nakapako ngayon, ha? Sabi niya, wala siyang kasalanan. Ang tao ito ay walang ginawang masama. Kaya mahalaga po na makita mo, know that Jesus is different. He is like no other man. Know that Jesus is different. Alamin mo na si Jesucristo ay kakaiba. He's different. He is unique. Discover it for yourself. Ito po pangalawang salarin, somehow, uli. Sabi mo, sa tabi mo, somehow, uli. Sabi po ng somehow sa Tagalog is kahit papano, somehow. Kahit papano, alam po nitong pangalawang nagsasalitang salarin na si Jesucristo ay hindi ordinaryong tao. Amen. Hindi sa ordinaryong tao na napako sa krus. Hindi sa ordinaryong tao na nabubuhay siya. Ang taong ito, alam niya, walang ginawang masama. So weird na nakapako sa krus kasama natin. It's weird. Bakit siya nakapako sa krus? No? Weird yun. Kasi nga po, alam niya, walang ginawang masama. Ikaw ba alam mo na si Jesucristo hindi pangkaraniwan? Na si Jesus Christ hindi sa ordinaryo?
na hindi siya kagaya ng maraming guro, magagaling na leader. He's more than a political leader. He's more than a world leader. Jesus is different. Amen. Alam ko yun. Dapat alam ko yun. Sabi mo sa katabi mo, dapat alam mo yan. Ha? Hallelujah. And then, ito po nangyari. Nagkaroon po siya ng munting pagsilay. Sabi mo, munting pagsilay. Siya po ay nakasilay. Imagine mo, makasalanan ka. Matindi at big time kang kriminal. Siyempre, pinako ka sa cross. Death penalty, di ba? So, di natin alam. Baka yun, nagbagnanakaw, rapist pa yan. Di natin alam eh. Di ba? No? Hindi lang siya basta mandarambong. Kasi nga, death penalty ha. Imaginin mo itong madumi na to. Minsan ganyan tayo sa kapwa natin makasalanan eh. Madumitingin natin sa mga makasalanan. Eh, ikaw rin naman eh, di ba? No? Pero imagine mo itong maduming makasalanan na to. Is nakita niya mismo ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Praise God. Sino po dito gusto mong makita rin mismo ang Panginoong Jesus? Ay, parang di nyo gusto talaga. Parang nandito lang kayo sa para maging religious, ha? Ay, hello guys. Sino dito gusto mo talaga makita ang Panginoong Jesucristo? Yan talaga ang secret desire, deepest desire mo na Lord. Konting lambing. Kahit paranas mo lang yung presensya mo. Amen. At itong lalaki na to hindi magre-request. Nasa tabi sa mismo ng Panginoon Jesucristo, the author of life, the bread of life, the living water, the Alpha and Omega, the Lion of Judah. Amen. The Logos, the Rema. Narito mismo sa tabi niya, ang lumikha, in the beginning, salita. Siya mismo, katabi niya mismo ang Panginoon Jesucristo. Ooh, hallelujah. Have a glimpse. Sabi mo sa tayo mo, have a glimpse. Have a glimpse. Sa Tagalog, munting silay. Magkaroon ka ng munting silay sa Panginoong Jesus. Munting silay, ikaw ay gagaling. Munting silay, ikaw ay marerestore. Munting silay, ikaw ay magiging bago. Munting silay, muling mananauli yung lakas na nawala. Yung taon na nawala. No? Yung mga nasayang na sandali na naglilingkod ka sa Panginoon. Sa munting silay mo, ibabalik ng Panginoong Jesucristo yan. Muling babalik. Sa aklat po ng bilang sa Lumang Tipan, may kwento doon. Kagaya-kagaya po ng sitwasyon. Kailangan mong sumilay. Sabi mo sa akin mo, kailangan mong sumilay. Mula po sa bundok ng Hor, verse 4, mga bilang, no, kapitulo 21-34, lumatipan. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ang Edom. Subalit nainip sila sa pasikot-sikot ng paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Ilabas mo na kami sa Ehipto. Nilabas mo ba kami sa Ehipto, sabi nila, upang mamatay lamang sa ilang na ito? Sounds familiar. Sabi mo, sounds familiar. So ito po, mga Israelita to, pero meron po dito, kalahati, kagaya ng unang salarin. Bitter, sabi mo nga, bitter ka ba? Yun po sabi na, wala kaming makain, ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Yung mga reklamador, walang pabor. Yan talaga. Come on, yung mga reklamador, walang pabor yan. Amen? In verse 5 eh. Sawang-sawa na kami sa mga pagkain ito. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain na ito. Verse 5, grabe. Ganyan po sila sa buhay nila sa paglalakbay. Bilang mga Israelita yan, verse 6. Dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas. Sabi ko sa inyo, ang Diyos may batas. So dahil mareklamo kayo, dahil ganyan ugali ninyo, di nga kayo nagnanakaw, ang puso nyo naman mapait, eto sa inyo. Verse 6. Hindi po, nagpadala si Yahweh ng makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Verse 7. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagbibiro lang naman kami. Na-joke lang. Sabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Sabi po naman salita. Umamin. Sabi mo sa katabi, umamin ka. Okay? Ipanalangin mo kaming makasalanan. Yan, sabi niya. Di pala. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Sabi po naman salita kay Moises. Nanalangin nga si Moises para sa Israel. Ay, tawag, pag may leader kami, magpe-pray para sa iyo. Amen? O verse 8, ano nangyari? At ganitong sagot sa kanya ni Yahweh. Tingnan mo yung sagot ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo yun sa dulo ng isang mahabang kahoy, sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Tumingin doon. Sino man pong sisilay o titingin doon, ito'y Lumang Tipan sa aklat ng mga bilang. Ha? 4,000 taon. Mula po doon sa kaninang pinag-uusapan natin, doon sa krus ng Kalbaryo, sa tatlong krus na kung saan nandoon si Kristo sa gitna, kasama ang dalawang salarin.
4,000-5,000 po na taon ng pagitan. Pero po, lumang tipan po ay foreshadow. Sabi mo, foreshadow. Ito po'y anino po ng bagong tipan. Dito po natin makikita si Jesucristo sa lumang tipan. At ang sabi ni Yahweh, ito sagot. Sabi mo sa katabi mo, ito sagot sa buhay mo. Ito sagot sa problema mo sa kalusugan. Ito sagot sa problema mo sa asawa, sa relasyon. Ito sagot problema mo sa kapirahan. At higit sa lahat, ito sagot sa problema mo sa kasalanan. Sabi mo sa katabi mo. Ito problema natin, kasalanan, may kabayaran. Pero itong solusyon, itong sagot, ganitong sagot sa kanya ni Yahweh, verse 8, gumawa ka ng isang ahas na tanso. Sabi mo, ahas. Ahas na tanso, ilagay mo ito sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas? Hallelujah. Kung anong problema mo, ahas, ang solusyon, ahas din. Huh? Ang problema mo, kamatayan. Dahil sa kasalanan, ang solusyon, kamatayan din. Come on. Ooh, gusto ko mong kausap yung mga nag-iisip habang nakikinig. Amen? Pumalakpak po sa Panginoon yung mga nakikinig dito, no? Ang problema mo talaga, hindi pera. Ang problema mo, hindi kasiyahan. Ang problema mo, hindi atensyon. Ang problema mo, kasalanan. Dahil dito mo sinabing, ang kabayaran ng walang pera ay kamatayan. Ang kabayaran ng sakit ay kamatayan. Hindi po. Ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan. Ang kasalanan ng problema mo. Dahil ang kasalanan talaga may kabayan, kamatayan. Pero sabi dito, ang sagot sa problema mo kamatayan ay kamatayan din ng aking anak. Sabi ni Yahweh, at sino mang titingin, titingin ka lang. Sabi mo sa katay mo, titingin ka na lang. Sisilay ka na lang. Come on. Sisilay ka na lang. Munting silay lang. Ano man ang problema mo, maaayos pag tumingin ka dun sa problema mo. Amen. Problema mo kamatayan, tingnan mo yung kamatayan ni Kristo. Masosolve yung problema mo sa kamatayan mo. Problema mo, sakit, karamdaman, tingnan mo yung sakit at karamdaman ni Kristo. Gagaling ka sa sakit at karamdaman mo. Amen! Hallelujah! Problema mo, hirap ka, wala kayong pera, tingnan mo yung pagiging mahirap ni Kristo na bagamat mayaman naging mahirap para ikaw na mahirap maging mayaman. Ah, come on, yung palakpak po natin parang ano lang. Patunayan mo, come on, purihin mo ang Panginoon. Sino mang natuklaw ng ahas ay tumingin doon at hindi mamamatay. Hindi mamamatay. Hindi mamamatay. Naintindihan niyo po ba yung hindi mamamatay? Huwag kang matakot mamatay kapag alam mo nakatingin ka kay Kristo. Yun pong sabi po dito, lumantipan to. Verse 9, ganun nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas at hindi nga namamatay. Tumingin lang. Sabi mo sa tayo mo, tumingin lang. Tumingin lang. Kaya kailangan ko makita si Jesus. Hindi yung maganda mong mukha ang gusto kong makita. Sabi mo sa katabi mo. Pastor, hindi yung magandang ledwell natin ang gusto kong makita, Pastor. Ang ipakita mo sa amin, Pastor, ay ang Panginoong Jesucristo. Amen? Kasi meron kaming problema. Kalusugan, kapirahan, higit sa lahat, sa kasalanan. Ipakita mo sa amin hindi yung magandang simbahan na building. Ipakita mo sa amin ay ang Panginoong Jesucristo na sa isang munting silay, ako'y muling mabubuhay at hindi na muling mamamatay. Muling nabuhay, resurrected, bumangon mula sa pagkadapa, bumangon mula sa pagkamatay, bumangon mula sa pagkabagsak, pagkasadlak sa dusa. Babangon. Bakit? Nakasilay. Ang mga nakasilay, lumalakas. Amen? Ang mga nakasilay, muling nabubuhay. Nagkakaroon ng sigla, ng galaw, ng direksyon, ang mga nakakita kay Jesucristo. Nakita mo na ba ang Panginoon Jesucristo? Have a glimpse! Sabi mo, wali sa katabi mo, have a glimpse! Have a glimpse of Jesus! Sumuko ka na? Nabibisit ka sa mga tao kasi sa tao ka nakatingin. Sa Panginoong Jesucristo ka, isang silay lang. Munting silay lang. Munting tingin lang. Munting tingin lang, kapatid. Sabi mo sa atin mo, munting tingin lang. Ha? Lahat ng natuklaw ng ahas. Lahat ng mga natuklaw ng ahas po dito. Ha? Tumingin ka rin dun sa ahas na tumuklaw. Tumingin ka sa ahas na hindi tumuklaw pala, sorry. Tumingin ka sa Panginoong Jesucristo. Nilagay sa kanya lahat ng kasalanan, kaya malaahas siya sa mata ng Diyos. Malaas siya sa Ama. Siya'y nagmukhang ahas sa Ama. Para ikaw na ahas, magmukhang anak sa Ama. Amen. Hallelujah. Come on, guys.
Ha? Kaya bakit ahas, Pastor? Kasi yan ang ahas sa tingin ng Ama, si Jesucristo. Para ikaw na ahas, maging anak ang tingin niya. Yung anak niya, tinignan niya ahas. Para ikaw na ahas talaga, ako na ahas talaga, ako ituturing niya, itatrato niya, at tatanggapin niya na anak. So kailangan ko lang tumingin sa ahas. Sabi mo sa atin mo, tumingin ka sa ahas. Tingin lang. Alam niyo po, kung ikaw tao ka doon, tapos ikaw logical, practical ka, titingin, ayoko nga. Tingin lang, gagaling, di totoo. It's too good to be true. Sino po dito yung mga ganyan ka pa? May pa-ek-ek ka pang ganyan, di ba? It's too good to be true sa mga born again na ganyan. Titingin lang ako, aayos ako. Sasabihin ko sa ito to. Pag tunay mo nakita si Kristo, lahat ng pangit, lahat ng basura, lahat ng kapangitan, karumihan, kabahuan, malilinis yon. Kung tunay mong makikita. Kasi titingin ka. Titingin ka eh. Sabi mo sa tayo mo, ikaw kailangan tumingin. With Jesus, going back sa dalawa pong salarin sa krus ng Kalbaryo. With Jesus, sabi mo, with Jesus, your public humiliation will become a forever promotion. Your public humiliation will become a forever promotion. Dito, marami po dito, publicly humiliated ka na. Di mo lang alam. Yung mga tinuturing mong kaibigan, sinichismis ka rin. Pinag-uusapan ka sa ibang GC. Sabi mo sa tabi mo, nasa ibang GC lang kasi na hindi ka kasali. Pero pinag-uusapan ka nila, yan, kasi kakaganyan. O yan, tinan mo nangyari sa'yo. O tinan mo, o ganyan. Publicly, you are being humiliated right now. Pero if you are with Jesus, your public humiliation will become a forever promotion. Hallelujah. Natutuwa po ako dito sa ano, nabibless ako dito sa pangalawang salarin. Nakaka-bless din minsan yung mga makasalanan. Amen? Alam niyo po, mas nabibless ako sa mga makasalanan. Sino po dito nabibless ka sa mga banal na aso, sa mga santo na kabayo? Pero ang tunay nakaka-bless, yung mga makasalanan na ganito. Kaya ikaw, sabi mo sa katabi mo, ako nabibless ako sa'yo. Ngayon pala pa mo nga si Lord sa katabi mo, dahil nabibless ka sa kanya. Grabe ka, no? Grabe si Lord sa'yo. Sabi mo sa kanya, grabe si Lord sa'yo, no? Di ba? Sa toyo mo na yan. Amen? Sa topak mo na yan. Amen? Tama po. Tingnan niyo po ito. Nakaka-bless talaga yung mga ito. Mga pinag-uusapan natin, mga major points natin sa mga mensahe is galing sa mga taong makasalanan. Amen? Tama, sabi po niya dito sa verse 42. Sabi niya, sabi po nung salarin na pangalawang sasayta. So pagtapos niyang kausapin yung kanyang kapwa makasalanan, sabi mo sa tayo, wag lang kasi puro makasalanan na kapwa mo kinakausap mo. Kasi pagkatapos po niyang kausapin yung makasalanan niyang kaibigan, bro ha, ikaw ha, sobra ka na bro. Ha? Tama lang na maparoslan tayo. Pero di niya po, sabi mo sa tabi mo, huwag puro makasalanan kausap mo. Kasi po bumaling sa Jesus eh. Sa verse 42, si Kristo po hinarap niya. Sabi niya dito, sinabi pa nito, Jesus. Kinausap si Lord. Ano sabi niya sa Panginoon? Panginoon to, sabi niya, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. Hallelujah. Pagdating ng gabi, na kumakatok po ang spirit of death sa buhay mo, hinarap mo talaga ang itsura ng kamatayan kung naman ang mukha niyan, di ba? At gabi na po nun, ikaw na lang gising, di ba? At nabalik sa'yo lahat ng kasalanan mo, nanood kang porn, siloso ka, mapagmataas ka, magnanakaw ka, sinungaling ka, at alam mo, pupunta ka sa impyerno, tanggap mo na, tanggap mong sistema ng salita at batas ng Diyos. Alam mo, mapapahama ka. Isa lang masasambit mo. Jesus, just remember me. Just remember me, Lord. Panginoong Jesus, alalahanin mo lang ako. Di mo kailangan isama doon, Lord. Basta alalahanin mo lang habang nando ka sa cross, last 5 minutes, meron kang katabing makasalanan doon. Dalawa. Yung isa, bitter sa'yo. Pero isa makasalanan din ng sobra. At isa lang, Lord, gusto kong sabihin sa'yo. Alam ko, hindi ako karapat-dapat sa kingdom mo. Wala kang kasalanan. Pero isa lang, Lord, gusto kong sabihin. Alalahanin mo lang ako doon, Lord. Maalala mo lang na merong isang tao na nakatabi ka sa krus ng Kalbaryo. Hindi sa jeep, hindi sa mall, hindi sa upuan, sa parking. Nakatabi mo sa krus ng Kalbaryo. Just remember me, Lord. Just remember me. I know. I accepted your law.
I accepted the system of the Word of God. I have found guilty. Natagpuan ako ng isang guilty talaga at tunay na nagkasala, nagkamali, nagkasala sa iyo, Lord. Pero Lord, ang request ko lang, pag nagahari ka na, just remember me. Not my name, but me. Not my name, but me. Hindi niya binanggit yung pangalan niya. Lord, remember mo lang. Shout out mo lang ako, Lord. Jamil Mark Cruz. No, no, no. Not the name. Sabi mo sa tayo mo, not the name. But me. Ako mismo. Kung sino ako. Sa huling sandali. Sa last 2 minutes ng buhay natin, Lord. Just remember me. Sabi mo nga sa katabi mo, pa-remember ka kay Lord. Ganun ka-powerful si Jesus na hindi kanya kailangan i-shout out. Kailangan ka lang niyang maalala. Amen. Amen. Ang ganun kaka-humble na hindi mo kailangan ng shout out from Jesus. Low-key ka lang. Sabi mo nga, low-key ka lang. Hindi mo na kailangan, Lord, sabihin mo, magkakilala tayo. Lord, sabihin mo, alam mo yung pangalan ko. Lord, sabihin mo, nakilala mo ako, ganito ako, ganito. No, 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 no. Low-key. Just you, Lord. Just ikaw lang, Lord. Kahit ikaw nakakaalam, alalahanin mo lang ako. Kahit di mo ako sabihin yung pangalan ko, di mo kailangan ng pangalan ko. Basta maalala mo lang ako. Pag nasa kingdom mo, lando ka na sa kingdom mo. Basta maalala mo lang ako pag nandun ka na sa kingdom mo, Panginoon. Amazing. Hallelujah. Just remember me, Jesus. Alam mo ba, when Jesus remembers you, imagine ko ba, Lord, pag naalala mo ba ako ng mangyayari? Pag ako naalala ko ng asawa ko, napapangiti lang yan. Amen? Ama, napapabilang ng maraming pera. Amen. Joke lang. Amen. Hallelujah. Ha? Pag ikaw naalala ka ng mister mo, Diba? Sino po dito gusto mo maalala ka ng Panginoong Jesus? Kung gusto mo maalala ka ng Panginoong Kristo, kailan magkaroon ka naman ganong intimate time with God. Life and death situation that you are with God. When Jesus remembers you in His mind, when Jesus remembers you in His heart, ibig sabihin, pag naalala ka ni Jesus ng Panginoong Kristo sa kanyang isip, sa kanyang puso, ibang level yun. Kapag naalala ka ng Panginoong Kristo, hindi kagaya na naalala ka ng ex mo. Hindi yun kagaya nung naalala ka ng terror teacher mo, hindi. When Jesus remembers you, it is in His mind and it is in His heart. And remember, tandaan mo, Jesus is different. Iba ang Panginoon sa Kristo. Hindi po sa kagaya ng tao, hindi sa tao, hindi sa world leader lang. He is above all people, amen? He is the King of Kings, the Lord of Lords. He is the Creator. He is the Creator, He is the Alpha and Omega. Siyang simula. Hindi sinabing may simula siya. Siyang simula. Siyang nagsisimula ng lahat. He is the creator. He is the beginner. He is the initiator. When Jesus remembers you in His mind, you cannot stop to exist. Ooh, hallelujah, great Jesus. Ooh, pag naalala ka ng Panginoon sa Kristo, hindi ka na pwedeng mamatay. Ay, hallelujah. Nasa isip ka niya eh. He is the Creator. He is the Elohim. He is the Alpha and the Omega. He is the Beginner. So once na maisip ka uli niya, kahit patay ka, mabubuhay ka. Nasa isip ka ng Panginoong Jesus. Nasa puso ka ng Panginoong Kristo. Pag naalala ka niya, kung patay ka na, hindi pwedeng manatili kang patay. Oh, hallelujah. When you are remembered by Jesus in His mind, you will have an eternal life. Because He is the weaver. Siya pong mananahe. Siya pong gumagantsilyo ng haba ng buhay ng kahit sino. He is the weaver. He is the creator and the sustainer of human life. Being remembered by Jesus means He is creating a space for you in His realm, in His dimension. Kamo pala pa mo Panginoon, in His dimension. He's God. Jesus is God. Come on, palapaan mo ang Panginoon. Kung naniwala ka, Jesus is God. He's not just a man. He's God. He can do all things. Amen. He can do all things. His power is unlimited. Hindi niya kailangan ng God mode. He's always God mode. Amen. He can create mula sa wala. Hindi niya kailangan ng raw materials para gumawa uli ng ikaw. When Jesus remembers you, being remembered by Jesus means gumagawa si Lord ng space, ng lugar, ng kwarto para sa'yo, sa kanyang realm, sa kanyang mundo, sa kanyang dimension. It means, simple lang,
pag naalala ka niya at pag inalala ka niya. Pag inalala ka ni Jesus, ibig sabihin, tinatanggap ka niya sa posisyon sa buhay niya. Yun ang ibig sabihin nun. When I remember you, sabi ni Jesus, it means I am providing a space for you. Lalagyan kita ng posisyon sa buhay ko. Pag inalala kita, lalagyan kita ng puwang sa buhay ko, sabi ni Jesus. Pag inalala kita kung sino ka, hindi yung pangalan mo. Sabi nila, pangit ka, yun ang pangalan mo na. Sabi nila, tamad ka, yun ang pangalan mo na. Sabi nila, mandarambong ka, manggaganjo ka, Jacob ka, yung ka. Hindi, hindi yung pangalan mo, ikaw mismo, sabi ng Panginoon. Pag naalala kita, magkakapuwang ka, hindi sa mundo ng mga taong mananakit sa'yo, sa puwang dito sa buhay ko, sa dimension ko, sa realm ko, and I can do many universe, multiverse, kahit ilang verse. Sabi ng Panginoon. Pag inalala kita, I will provide a place for you. Magbibigay ako ng puwang. Pag inalala kita, maglalagay ako ng puwang sa pagka-Diyos ko na nandun ka. Ah, hallelujah. Ha? Maglalagay ako ng espasyo. Kasi the moment na lalahanin kita, iniisip ko kung saan kita ilalagay sa pagka-Diyos ko. Sa pagka-Diyos, ha? Hindi sa pagka-tao. Sa pagka-Diyos ko. Sabi ng Panginoon. A position. Alam niyo po ibig sabihin ng love? Sabi mo, I love you. It means love. Love is not a feelings. Nung sinabi ko kay Pastoran, I love you, hindi ibig sabihin na yung pakiramdam emotions, no? Pag sinabi kong I love you kay Pastoran, ibig sabihin, handa akong magkaroon ka ng posisyon at puwang at space sa buhay ko hanggang sa panahon na mamatay ako. Gusto ko nandito ka lang sa tabi ko. That is your space. When I say I love you, I accept you to be in that position in my life till the day that I die. I love you. Alam mo sabi nung sinner, in short, kay Jesus, yung pangalawa, sabi niya, Lord. Di ba sabi niya, remember me. Ang ibig sabihin niya talaga doon, di lang niya explain, di lang niya siguro na i-articulate ng tama. Sabi lang niya, Lord, can you love me? You're a sinner. Ang tanong niya kay Jesus na sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako. Parang pautos yun eh, di ba? Request, pakiusap. Pakiusap siguro yun. Pero ang ibig sabihin nun, Panginoon, pakiusap po. Kung okay lang naman po sa inyo, pwede niyo po ba akong mahalin? Pwede bang mahalin yung makasalanan na kagaya ko? Ah, wala na tao dito. This is amazing, guys. Pwede mo bang mahalin yung traitor na ako? Pwede mo bang mahalin yung ako na lagi nakakapanakit na kahit sinong tao na sasaktan ko? Pwede mo bang mahalin yung isang tao na kagaya ko na lahat niloko ko na sa una pinipil ko wag sinalukuhin pero pagdating ng panahon naloloko ko pa rin sila, sasaktan ko sila. Pwede mo bang mahalin yung isang kagaya ko? Can you remember me? Can you provide a space for me in your life as a God? God, God. Yun po sabi ng lalaki. Pinangalanan lang po namin ito kung sino ito eh. Wala itong pangalan sa Bible. Pero nung bata po ako, meron po kami mga evangelistic na teatro. At isa po ito sa segment na ginawa naming drama. Tatawagin ko po ngayon yung ating mga drama team. Nag-prepare po sila ng 2 weeks. Hindi, joke lang. Wala po. Sayang. Next year. Abangan nyo yung next year na Resurrection Sunday. Amen? Pero alam ko po yung makasama ko sa church, alam nila ito. Hindi ko natatanda nito. Si Procorpio. Kailan yung si Procorpio? Alam to ni Kuya Aris na nasa Dubai siya ngayon. Shoutout Kuya Aris. Si Procorpio po, yun ang pinangalan ng aking mga kuya-kuya nun. Na nag-evangelistic teatro sila. Even Kuya Nest, alam niya to. Si Procorpio, yun po yung pangalan nitong pangalawang salari na to. Siya ang kauna-unahang nakapasok sa langit. Oh, hallelujah. Hindi big time na pastor ang una nakapasok sa langit. Come on, guys. Nung resurrected Jesus Christ na. Ha? Hindi po Pope, hindi Cardinal, hindi Bishop, hindi Pastor, ni hindi Cell Leader, ni hindi Born Again. Ang unang nakapasok sa Paradise with Jesus. But ito pong yun nga, pinangalanan namin ito, si Procorpio. Sabi mo nga, Procorpio. Itong si Procorpio ang unang nakapasok sa langit. Ha?
So aming pong drama na yun is nandun si Kuya Ness. I can imagine din si Ate Trisha, angel sila sa langit. And this is the first time na kung saan nagkaroon ng cut-off sa Old Testament, sa New Testament. Papasok na po sila doon sa langit at minemelcome po ng dalawang angel. Nag-uusap sila. Sino kaya ang unang papasok sa paradise? Through Jesus Christ. Through Jesus Christ. Sa pamamagitan ng God, our beloved Son of God, Jesus Christ. Sino kaya unang papasok sa langit? They're excited. Sigurado, big time to na cardinal. Big time to na bishop. Big time to na pastor. Sigurado, very holy to mama na to. Mala Moses, mala Elias. Ang pumasok si Procorpio. Woo! Thank you, Jesus. Kaya ganun na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Na binigyan niya kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Nang sino man sa kanya manampalataya ay hindi na mamamatay, hindi na mapapahamak, hindi mabubulok, hindi maagnas, hindi magpe-perish, kundi sa halip, mayroong buhay na walang hanggan, walang katapusan. Remember me, Lord. Sabi mo, remember me, Lord. Come on, guys. Remember me, Lord. Yung lang sasabihin mo, Lord, remember me. It is love. When Jesus remembers you, it is love. Because He provided a space. Nagbibigay siya ng puwang sa pagka-Diyos niya. Nakasali ka sa pagka-Diyos niya. Resurrected in Christ. Sabi mo nga, resurrected in Christ. Love can also have that meaning that you are being accepted in a position in the lifespan of that person. That is love. That is Pastor Jam original definition. At this very moment, what is love? 2023, definition, what is love? Love can also have that meaning that you are being accepted in a position, in a place, in a space, in the lifespan of that person. Kaya nung sinabi ko po kay Pastoran, I love you, hindi lang yun pang 3 months, tas break na kami. Yung sinabi ko sa kanya, I love you, ibig sabihin, till the day that I will die, till death, do us part, kasi tao lang ako, I have this death, physical death lang naman. But you have a space. Meron kang laging space dito sa pinakamalapit sa akin. That is the meaning of word remember. Sabi mo nga, remember. Remember. Pag si Lord, naalala ka, hindi po yun isang segundo. Kasi pag ikaw naalala mo yung tumulong sa'yo, isang segundo. Kasi tayong mga tao, pag naalala natin, yung mga nagbigay sa atin, nag-abot sa atin, mga nag-like sa atin, nag-encourage sa atin, nakakalimutan agad natin yung mga taong tumulong sa atin. Dito itong mama na to, walang natulong kay Kristo. Pero si Kristo hindi kagaya ng tao. Kapag inalala ka niya, hindi ka na niya malilimutan kahit isang segundo. Ay, palakpak mo, parang palakpak ng kailangan pang humarap sa kamatayan yan. Kaya mag-alala, if you will not listen to this preaching, you will experience facing death. Then you will cling to your life. You will cling to your life for sure. If you will not listen to this preaching, okay? You want to experience for yourself, on yourself, huh? Facing death, then you face death. So be it. But surely, tuturo to sa'yo ng Diyos. Pagdating mo sa kamatayan, walang ibang solusyon, sabi ni Lord, ako lang. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Sabi niya. Okay? So kung makulit ka, gusto mo ng mga unnecessary detour, unnecessary pain, gusto mo ng untimely death, so be it. But if you will listen to this preaching, simple lang. Ngayon, mayroon lang humarap sa kamatayan para sa'yo. Kailangan mo lang matutunan mula sa Kanya. Jesus facing death. Sabi niya, this is the way. This is the way of the Father. Facing death, sabi ni Jesus, this is the will of the Father. And resurrection after this, it is the work of the Father. Come on, palakpakan po natin ng Panginoon. Alam niyo po, resurrected in Christ. If you believe, kung maniniwala ka sa Panginoong Jesucristo, sa bugtong na anak ng Diyos, hindi ka na mamamatay, hindi ka na mapapahamak, hindi ka na mabubulok. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tawag doon, resurrected in Christ. It means a new lifespan is being weave. Huh? Ginagansilyo, tinatahi, dinuduktong, no? Sa'yo. It means a new lifespan. Sabi mo nga, new lifespan.
dinuduktong sa'yo kasi eternity na yun eh. A new lifespan is being weaved in you. A lifespan longer than eternity. Grabe. A lifespan longer than eternity. That the lifespan, but that lifespan. Sabi mo nga, that lifespan. But, lagay mo ng but that lifespan is only with Jesus. Ang tanong, okay ba sa'yo yun? Tanong kita mo, okay ba sa'yo yun? Meron kang muling pagkabuhay? Meron kang buhay na walang hanggan? May bago kang buhay? Buhay na mas mahaba pa sa walang hanggan? Pero ito yung twist ng kwento. It is only with Jesus. It is a life with Jesus. It is not a life with yourself. You being the leader of yourself. You being the driver of your own life. No. That's the twist. But that lifespan is only with Jesus. Is that okay? Is that okay with you? Kagaya po ng kwento ni Lazarus na muling binuhay mula sa kamatayan sa John 11:25. Kagaya ng tanong ni Jesus, mayroon siyang binuhay mula sa kamatayan, resurrection power, pinakita ni Jesus yan kay Lazarus. John 11:25, Jesus said sa mga kapatid ni Lazarus, I am the resurrection and the life. Sabi niya sa mga kapatid ni Lazarus na iyak ng iyak. Diba? Si Maria, si Martha, umiyak, sasama kami! Sasama kami sa hukay! Sino din numatayan ka? Sasama ka? Nakasama ka ba? Punta dito ka ba? Diba ganun tayo pag maiyakin tayo? Sasama ako! Nanay ko yan eh! Diba ganyan tayo? Diba? Sasama! Nanay! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Tinulak! Huwag mo tulak! Sige, sumama ka sa hukay! Diba? So, ipo, sabi ni Jesus sa mga magkakapatid, kay Mary, kay Martha, patay yung kapatid na si Lazarus, pangatlo yung lalaki. I am the resurrection and the life, sabi ni Jesus. The one who believes in me will live. The one who believes in me, sabi ni Jesus yan, the one who believes in me will live. Even though they die. Even though they die, they will live. Why? Because they have a space. Meron silang puwang sa pagka-Diyos ko. Because they believe. Naniwala, sumilay, tumingin, naniwala eh. So even though they die, they are in me, sabi ni Jesus. May puwang sila sa pagka-Diyos ko. Verse 26, and whoever lives by believing in me will never die. At kung sino man, verse 26, ang mabubuhay sa pamamagitan ng paniniwala sa akin, kaya sabi mo sa katabi mo, live by believing. Live by believing. Amen. Live by believing in Jesus. Then you will never die. Amen. Huh? A new lifespan, longer than eternity, will be weaved in you. If you will live in believing in Jesus, you will never die. Pag namatay ka physically, meron kang puwang sa pagka-Diyos ni Kristo sa kanyang dimensyon, sa kanyang realm. At ang tawag po doon is paradise. Alapan po natin ng Panginoon. Woo, hallelujah. Whoever lives by believing, natin po, we live by believing. We live by believing a lie or we live by believing in Jesus. You choose. Nabubuhay tayo palagi sa paniniwala. Sa paniniwala sa sinasabi ng mundo, ng demonyo, ng mga negatibo, o nabubuhay ka sa paniniwala kay Kristo Jesus. Are you living by believing in Jesus? Or are you living believing the lies of this world and the enemy? You choose. Whoever lives by believing in me, sabi ni Jesus, will never die. Kaya natin niyo po sa dulo ng verse, pakitan niyo po, sabi po ni Jesus, do you believe this? Tanimig katabi mo, do you believe this? Ano po ibig sabihin ng pastor ni Jesus? Yun nga eh, is that okay with you? Okay ba sa iyon? Meron kang buhay na walang katapusan, pero sa piling ko lamang, sabi ni Jesus. Dito lang sa puwang ko, sa pagka-Diyos ko, sabi ni Jesus. Meron kang buhay na walang hanggan, pero dito lang sa piling ko. Kung hindi sa piling ko, patay ka na. Kung hindi ka dito sa piling ko, wala ka na. Mapupunta ka sa kawalan, you will be nothing. May sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life.
Whoever lives by believing in me will never die. Tanong mo katabi mo, will you never die? Will you never die? Those who believe in Jesus Christ, those who live in believing by believing, those who live by believing in Jesus Christ, those people never dies. And it is okay. Sabi mo, it is okay. Is that okay with you? That you will have a new lifespan longer than eternity, but only with Jesus. Is that okay? Is that okay? Okay pa sa yon? Hello, nandiyan ka ba? Okay pa sa yon? So if it is just a religious Sunday because this is the Easter Sunday, then you got your part, pwede ka namuwi, religious. But if you are a real person who wants to learn about Jesus Christ, then something is great being downloaded sa inyo. Amen? Palapan po natin ang Panginoon. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Right now, this life is a resurrected life. Ngayon, pwede kang mong mahawakan yun ng impuso mo, yung dibdib mo. At masasabi mo, itong buhay pala na to, mas mahaba pa pala to sa walang hanggan. Kasi kasaba ko si Jesus. I am with Jesus. I will die physically, but that's not a death anymore. My pain compared to eternity is just a blink of an eye. My pain compared to eternity is just a blink of an eye. My pain right now. My pain right now sa buhay ko. My heart aches. My hurts. Is just a blink of an eye compared to the eternity. I will spend with Jesus. I'm spending already with Jesus. Kaya po dapat ipamuhay natin yung resurrected life, mga kapatid. Sabi mo, resurrected life. Hey, let us all stand. We can close. Ang tanong ko sa inyo, ikaw ba, yung buhay mo ngayon, hindi na namamatay? Do you have that resurrected life in you? Do you have that eternal life in you? Whosoever believe in Him will not perish, will not die, but will have eternal life. Kung sino man sa kanyang mananampalataya, sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, ay hindi na mabubulok, hindi na mapapahamak, hindi na mamamatay sa impyerno sa ikalawang kamatayan, hindi na mapupunta sa dagat-dagat ng apoy na supre. Sa halip, meron na siyang buhay na walang katapusan. Live by believing in Jesus. Paano po yun? Paano po ako mabubuhay believing in Jesus? Paano po ako mabubuhay believing in Jesus? Meron po nilagay dito ng tatlong B, a very practical thing. Unang B, yun nga, believe in this. Sabi mo nga, believe in this. Believe to live. You want to live? Believe. John 3:16 nga po yun. Whosoever believe will not perish. Whosoever believe will not die anymore. But he will have eternal life. But she will have eternal life. Living is by faith. Get rooted in your faith. Magpakalalim ka sa ugat mo sa faith. Mag-grow ka araw-araw, Lunes hanggang Linggo. Ha, 24 oras. Huwag mong hayaan ang salita ng Diyos mawalay sa labi mo, sa bibig mo. Basahin mo yon, i-meditate mo yon, dili-diliin mo yon, umaga, tanghali, gabi, hapon. Ha? Para maintindihan mo yon. Pag naintindihan mo, magagawa mo yon. Pag nagawa mo yon, aani ka ng pagpapala, ng kasaganaan, ng kayamanan. Okay? Lumalim. Sabi mo sa tabi mo, lumalim ka sa faith. Huwag ka mababaw. Okay? And point number one, believe in this. Then pangalawa po, na be, live the resurrected life. Be po, number two, build up your inner life. Build up your inner life. Glory City Church, ito, direction natin to. We will build up our inner life. Sabi mo nga, inner life to. Based on this, huh? Resurrected life. Ibig sabihin po niyan, lahat ng pagpapala na lilitaw, lahat ng tagumpay na lilitaw, lahat ng pag-asenso na lilitaw, excited tayo dyan. Pero posible lang yan kapag po nabuo, lumalim at tumibay ang panloob mong pagkatao. Yan po yung build up your inner life. Lumayo ka sa mga hype ng pagiging Kristiyano, Glory City. Ha? Iwan natin yung mga hype beast. Okay? Ha? Iwan natin yung puro trending lang. Iwan natin yung puro pakitang tao na Kristiyano. Yan po yung pangalawang, build up your life innerly. Inwardly pala, sorry. Build up your life inwardly. Build up your inner life. No, get away from the hype. Yung sa Facebook ka lang Kristiyano. Ha? Sa My Day ka lang Christian, no? Pero di ka talaga nagbabasa ng Bible, di ka lumalalim sa salita ng Diyos, magpakalalim ka sa prayer.
Hindi lang basta pray. Deeper prayer. Sabi mo, deeper prayer. Okay? Study the word deeper. Laliman mo. Mag-research ka. 5 minutes, nakapag-debosong ka na. 10 minutes, nakuha mo na ilalim ng salita ng Diyos. Hindi ganon. Be deep. Be deep. Maging malalim po tayo. Get closer with the Lord. Alam mo yung tibok ng puso ng Panginoon. You enjoy the presence of Jesus. In day time, in night time, in happy moments, in lonely moments, maging malalim ka na hindi ka sumusuko pag may problema. Hindi ka sumusuko kapag malungkot ka. Hindi ka sumusuko kapag parang nag-iisa ka, pakiramdam mo. No. You be deep. Sabi mo sa atin mo, you be deep. Go deeper. Okay? Build up your inner life. Everything that is happening in your life must be filtered through Jesus' mind. Through the mind of Jesus. Through the will and desire of Jesus. Lahat na mangyayari sa buhay mo, malalim ha? Sabi mo sa atin mo, pang malalim lang to. Sino po dito gusto mong lumalim talaga? Lahat na mangyayari sa buhay mo, tandaan nyo to ha, bawat maliit na detalye o malaking detalye, dapat filter yan. Sabi mo, filter. Ibig sabihin ng filter, idadaan mo yan sa isip ni Jesus kung paano nag-iisip si Jesus. Amen? Come on. Ganun ang malalim. Everything. The smallest thing, the small details, the big things, the big deal in your life. Small deal, big deal, anything. Everything that is happening in your life must be filtered through Jesus' mind and will. Ito ba desire to ni Jesus? Ito ba ganito ba isipan ni Jesus? Yan ang malalim. Sabi mo sa atin mo, laliman mo. Okay? Yan po yung build up your inner life. Hindi nyo ito masyosorkat. Get away from the hype. Get away from the hype. Huh? Get away from the hype ng Christianity. Glory City Church now. Glory City. Ayan o. Diba? Born again ako. Disciple na ako. Look at my post. Look at my quotes. No. Be deep. Deeper. Na kahit mag-isa ka, masaya ka. Matuto ka ma-board. Tiisin mo maging board. Ma-board ka talaga. Huh? Resist the stimulant of this world. Labanan mo talaga yung stimulo sa isip mo na gusto mo lagi, hindi ka nabobored. Kaya ka nagsiselfon, ayaw mo ma-board. No! Tanggapin mo. Kailangan ko munang ma-board para matuto lumalim. Sa Word of God, tanggapin mo yun. Noong una kami, kaya kami lumalim sa Word of God, kahit nakaka-board, yung Bible na libro talaga, binabasa namin yun. Ha? Ngayon yung mga kabataang Kristiyano, hindi physical na, literal na sa edad na kabataan. Sabihin nyo, mga bagong Kristiyan, mga baby Kristiyan, kaya natiling baby after 10 years. Bakit? Hindi kayang ma-board. Ha? Be comfortable sa magiging bored ka as you study the word. Ganun talaga. Gusto mo mag-deep sa word? Be ready na ma-board. Sa una, mabobored ka talaga. Come on, palapan mo, sir. Nakukuha niyo po yan. Kaya di po tayo lumalalim. Pag nabobored na tayo, binubuksan natin yung Facebook. Kapag nabobored ka na, titignan mo Instagram, titignan mo TikTok, mag-YouTube ka. Di mo kayang tumagal ng 3 seconds na hindi bored. Kung gusto mo lumalim sa word, be ready to get bored sa una. Ha? Okay ba yan? Come on, pampatibay yan, pampatatag yan, pampasolid yan. Build up your inner life. And number 3, last. No, paano po tayo mamubuhay sa resurrected life? Behave and be better at this. Ano po yan? Resurrected life again. Behave. Sabi mo sa tayo, behave and be better. Little by little, build up something, okay? Like a small plant into a great forest. Isang dakilang kagubatan, great forest, 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 forest. Okay? Little by little. It will take time, be patient. Do not be too fast too soon. Do not be too much too soon, okay? Amen? All pain is just a blink of an eye. Sabi mo sa tabi mo, all pain is just a blink of an eye compared to my eternity with Jesus. Laging ganun. Lagi mo titignan ng mga bagay-bagay in light with Jesus' eternity. Para di ka naihinip. Mainip ka ba nun? Kung meron ka sakit, kirot, habdi, sama ng loob na pinagdadaanan ngayon. Blink of an eye lang yan compared sa eternity mo with Jesus Christ the King. Amen. Come on, guys. Amen. Tama ba? So, okay lang yan. Behave and be better. You can now build something dahil na may Jesus Christ ka na. Ha? Dahil meron kang resurrected life. Dahil meron kang eternal life. Sino po dito may mga eternal life? Come on. Taas mo kung may eternal life ka. Kung di pa mamaya, okay, magpe-pray ka namin. Pag meron ka ng resurrected life,
Ito maganda? Hindi mo kailangan mamatay para maranasan yung eternal life. Ngayon pa lang, this life, the strength that I have standing here, this is eternal life. This is powered by eternal life. Gets mo ba? As you see me always, tuwing makikita mo ako, you can see this body, this flesh, being powered by eternal life. Hindi ako magkaroon ng eternal life kapag namatay na ako. No, no, no. Even right now, pag tinanggap ko si Christ at tinanggap niya ako sa puwang niya ng pagka-Diyos niya at tinanggap ko rin siya sa pagkatao ko, amen, I have eternal life. Amen. No weapon formed against me will be able to prosper. This flesh is healed by His stripes. Amen. Any form or curse or chain of poverty is being broken right now by the blood of Jesus being applied in this life, in this body, sustained by the eternal life. Sino ito gusto mo ng eternal life right now? Dapat alam mo yan. Kasi kung may eternal life ka, may resurrected life ka, you can now build something in this fallen earth that can pass through and continue to the new earth. Pag may eternal life ka, meron ka nang pwedeng buuin dito sa fallen earth. Sabi mga fallen earth. Sabi mga fallen world. Pwede ka na makapagbuo pa rin. No? Dito, sa fallen earth. Na magpa-pass through. Sabi mga pass through. Na magpapatuloy sa new earth. Pagbalik ni Jesus. Ano yung pwede mo itaguyod sa mundo na to, na pabagsak, pasira? Na pagdating ng bagong mundo, maitutuloy mo. Hindi masasayang yung lakas at effort mo. And that is, tawag po doon, to make the statement short, to make the explanation short is, do you know what it is? Ano yung pwede mo itaguyod? Ano yung pwede mong pagtuunan ng oras, lakas, dito sa giba-giba, wasak-wasak na mundo, na magpa-pass through at mag-continue sa bagong mundo na daldal ni Kristo sa pagbalik niya? What is that? Yun ang kailangan mong pagtuunan ng pansin. Yan ang pagtuunan, hindi business, hindi popularity, hindi fame. Isipin mo yun. Do you know what it is? Do you know what it is? Alam mo ba kung ano yun? Ano yung pwede mong pagtuunan ng pansin, ng lakas, ng oras, ng enerhiya, ng resources, ng pera mo, everything mo? What can you build up right now? Sa lumang mundo na to, fallen world na to, sa pangit na mundo na to, na magpa-pass through at magko-continue to the new earth. What is that? What is that? Sabi ko na sa'yo, your people ministry, your spiritual sons, your spiritual daughters, your spiritual family, your spiritual tribe, your spiritual you as a nation, spiritual nation. So yan po yung ating kailangan pong i-improve ang sarili natin doon. Lahat yung nakaugat sa eternity in me. Do you have the eternity in you? Do you have the resurrection life in you? Meron bang muling pagkabuhay sa'yo? Meron ka bang buhay na walang hanggan, walang katapusan? Amen? Kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, kailangan mo lang manampalataya. Grabe yung buhay po nung pangalawang salarin. Buong buhay niya po, puro kasalanan. Buong buhay niya, puro pagkakamali. Pero sa napakaliit po niyang munting pagsilay, sa kanyang muling pagtingin kay Jesus, sa kanyang munting pagtingin kay Jesus, sa kanyang limang salitang sinabi na, Jesus, remember me in your kingdom. Walo pala. Iba na nangyari. Kaya mo isipin yung laki ng kasalanan mo. Tingnan mo yung tindi ng kapangyarihan, yung lakas ng pagka-Diyos, yung lawak ng biyaya, pagpapatawad, grace at mercy ng Haring si Jesucristo. Okay? Tingnan mo. Kasi kung ikaw yung makasalanan, baka maging bitter ka na lang. Or kung ikaw yun, sabihin mo lang kay Lord, Lord, I believe you. Just remember me, Lord.
God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.